Yes, this is Rakitero, and dito naman ako para ituro sa inyo ang kaunting kaalaman para sa ating mga kababayan sa anumang sulok ng mundo. Ang gagawin nyo lang ay makinig ng mabuti at sundan ang aking mouse pointer. Siyempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please, 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 mag-subscribe na po kayo at i-share nyo po yung video natin. Yan po ang malaking tulong po sa inyo na hinihiling ko lamang. Okay? Wala naman kasi itong bayad yung video natin. Ito ay libre. So sana ma-share po natin ito sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa mga kababayan natin sa mga sulok ng mundo. Yun lang po, please. Okay? And then, paalala lang po, kung hindi pa kayo nakakapag-click sa ating bell button or bell icon para sa marami pang videos na updates, ay pindutin nyo na po ngayon. Okay? So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang snipping tool. Alam niyo ba kung ano ang snipping tool? Ito ay isang screenshots or capture screenshots na dito makikita sa ating desktop or laptop. So paano magawin ito? Napakadali lang po. Ang gagawin nyo lang ay pumunta dito sa type, dito sa search engine at i-type ang snipping tool. Ayan, nakikita nyo? Eto, pag nakita nyo yung icon na ganito, double click nyo lang at lalabas yung snipping tool. Ngayon, paano nga ba gamitin ang snipping tool? Siyempre, ang gagawin nyo lang po ay kung saan ang gusto nyo i-capture. For example, itong area na to lang, pwedeng buong ito, buong Windows. Pag buong Windows, i-click nyo lang yung new, sabay, pag nakita nyo lang merong plus sign, i-click nyo dito sa taas, siyempre hanggang baba. So, i-copy nyo yung buong window na yan. Tapos, maganda dito, hindi mo na kailangan i-save. Pwede mo lang i-save, pero pag ikaw ay nasa documents na, i-open mo lang yung Word documents mo, and then Control V, as in victory, to paste the image, okay? Or the screenshot. Ayan. Saktong-sakto, walang bawas, walang sobra. Saktong-sakto kung saan yung kinuhaan nyo ng screenshot, yun talaga yung lalabas. Next, for example, gusto nyo itong title lang, ang kunin, click nyo lang ulit yung snipping tool, new, ayan. So, for example, itong area lang na to, dito, i-click nyo, then hold the mouse, drag it down hanggang sa makuha ng square na yan, yung buong gusto nyo kuhaan, yung buong area. Okay? So, yan. And then, punta kayo sa Word document. Automatic, pwede nyo yung i-paste. Ayan. So, yan. Sana yun? Ayun. Yung sa taas. So, sa nakikita nyo, i-gawin yung wrap text para through, para pwede nyo siyang i-move kahit saan. Okay? Now, pwede nyo yung gitna. Yan naman, wrap text. Right click, and then through. Okay? Yan. So, yun lang kadali gamitin yung ating snipping tool. New ulit. Kung gusto nyo kuhaan ulit, for example, ano, kumuha ulit ng, for example, itong area lang na ito. New, and then, yun yan. Kung gusto nyo i-save, save as. At, syempre, ilagay nyo kung sa folder kung saan yung, for example, gawa tayo ng folder nyo. Screenshot. Okay? Yan. Double click. Okay, so ito ay image 1, for example, JPEG, ayan, save. So, automatic save na yun doon sa folder nyo. Pag gusto nyo i-open, punta na kayo sa folder, ayan, tapos desktop, no, sorry, picture, and then hanapin nyo lang yung screenshot, ayan, so ito na siya. So, ganoon lang kadali gamitin yung snipping tool. Kaya, guys, mga friendship, mga kababayan sa mga sulok ng mundo, huwag niyo kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kaalaman, kahit kaunting kaalaman na i-share ko sa inyo at i-share din natin sa iba. Okay, this is Rakitero. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo lahat.